Yes, hi everyone. This is Sonoraki and great to be here. Siren from Spark Up Teams. Yun, Siren, can you share as yung naging journey mo from paano ka nag-start sa showbiz and from sa Spark Up? Actually, nag-start po ako ng mga 6 years old or 5 sa mga extra po bilang talent po. Like yung mga kids po na naglalaro sa likod, yung mga ganon. At ayun po, pero tapos may story time po, sige. Sige. kasi po, gusto ko po kasi talaga mag-artista ng bata pa lang po talaga ako. Siyempre, gusto ko po may nag-artista, mag-workshop po lang. Ayun po, balik po tayo sa story time. Dati po, kasi pag extra po, di ba, sa labas lang naman po nag-aayos po ng mga pwesto kasi nagpapahinga. And si mommy po, nakapwesto po siya sa puno. Ayun po, may saping po siya doon, ganun. Tapos, yung tulog po siya, yung gunong po yun, ang dami pong mga makakapal na ants. So, ayun po na, sobrang nahirapan po talaga kami yung time na yun. Tapos yung TF po is parang hindi naman po sobrang ganun. Pero hindi naman po problem sa akin kasi gusto ko po yung ginagawa ko. And, nag-isip na po si mami na parang mag-stop na po kasi inabot na po, may time po na inabot na po ang madaling araw and sobrang layo pa po ng mga location. So parang sobrang nakakapagod at nakaka-exhaust po. So ayun, nag-stop po kami ng konti. Pero tinay po namin bumalik at na-discover po ako na manager ko po na sila Mama Ben and Daddy Jeff sa TWT Entertainment. And ang first project ko po ay sa kabilang network sa Ipaglaban Mo. Story time din po doon. Actually, di po talaga sobrang magaling umakting ng time na yun. At as in newbie na newbie talaga, ang role ko po doon is ati, kuya ko po, ati, isa po akong bunso na ati ko po is Bulag. Ayun. And may line po doon na parang tawag dito na parang nagagalit ako kasi hindi ko napagtanggol yung ati ko. Tapos hirap po akong ibigay yung lines ko na yun. Tapos hanggang sa paulit-ulit na nabubulal na ako. Tapos hanggang sa yung AD po, yung assistant director, is parang narinig ko po sa likod eh, na parang naghahanap na po ng kapalit. So parang ako sakit po ako. Kaya parang hindi ko po alam yung gagawin ko. Pero at least nakakaraos naman. And syempre nag-tuloy-tuloy po yung mga auditions kasi yun na po. And workshops sa acting and dancing and all. At ayun naman po, buti naman po nagtuloy-tuloy po yung projects like Pagani, Batang Ligil. Ikaw yung And La Luna Sangres, Richard Gutierrez. Parang mga pantasere yung Yes, actually sayo, most of my roles po is puro young. At ayun po ba? Ayun, sa TNA po, isa po siyang child show. Kasama ko po rin si Marco. Si Marco Masa. And ayun, tapos meron po kaming ito po yun. Wait lang. Yun, nagtuloy-tuloy na po. Siyempre, nag-stop po. Siyempre, nag-stop po yung nag-stop po yung show dahil po sa mga pandemic. And ayun po. Pero, tinay ko naman po yung best ko sa mga sa lahat. And ayun po, ngayon, nagkaroon po ng audition for Lolong. Sa Lolong naman. Yes po. At tinay ko po mag-audition sa Zoom po yun. Tapos, anong role mo sa Lolong? As young and young Rurumaki po. Pantaserye ulit. So sobrang thankful po kasi si Derek pinagkatiwala niya po sa akin yung room na yun. Kasi sobrang laking role po yun. Kasi sa pilot episode pa po pinalabas. So parang sobrang malaking responsibility yun or mabigat. So ayun naman po, buti naman po na kaya. And ayun, nalaman po na may Sparkle audition and pinaalam naman po na mag-manage and super thankful po ako kasi umayag po sila, si mommy and lahat. And ayun po, tina po yun sa Sparkle Kids. Ngayon, since gumanap ka ng mga Young Richard, Young Ruru, tapos Young Enrique, ano yung mga tutunan mo sa kanila while as a young actor or child star back then? Siguro unahin natin kay Richard Gutierrez. Ano yung may naituro niya sa'yo nung gumanap ka as young ano? Actually, hindi po kami nagkita noon. Pero, ang natutunan ko po noon is, ang scene ko po kasi doon is parang vampire po kasi, diba? And, meron pong mga scene doon na
duguan, yung mga ganun. Tapos, dumi-dumi po ko talaga ako nun, like yung prosthetics. Uh-huh. Tapos, may one time po na yung alcohol, may tint po yun para sa ngipin ko, nilagay po yun. So, sobrang nahirapan po kasi saka first time po nun. Uh-huh. And, ayun po, ang natutunan ko po siguro is mas galingan ko pa po dun sa role na yun. Kasi, kakaiba pong role yun, kaya sobrang thankful po sa... Gusto kong panoorin ulit yun, para makita ko yung role mo. Sige po, Young Sanjin. Sige, tingnan natin yun na. Tapos, how you chance na magka-work with Katniel kina DJ yung kasama sa laro na? Yeah. How is it working with them? Actually, hindi pa po Nung time nung nasa laro na ka, have you chance to work ba with them? Or do you meet them in the... Pero actually, nag-audition po ako talaga for Kuya Daniel's role. Pero ang young role na po ng Kathleen is super elite po. Hindi pa po siya, parang hindi po siya compatible for me. So parang medyo and yung nagpa-audition po sa amin is si Direk Kathleen. Which is nakasama ko po sa Partners in Crime. How about sa young role naman sa Lolong? Ayun, ayun, so, napanood ko yun. Yes, wow. Ayun po, sobrang dami ko po natutunan po, lalo na kay Direk and kay Kuya Ruru and sa mga staff po and sa mga iba pong artists kasi nagbigay rin po sila ng mga tips and about po sa show business. And ayun, tsaka po kasi yung Lolong po is sa... naka-lockdown po kasi kami noon. So, buong state po kami sa ibang lugar po. Kasama lang po si Mami. So, ayun. And nag-quarantine po kami for 16 days. Grabe katagal po yun. And so, dapat parang mas gaganan ko kasi ilang days nag-intay, ilang days na pinagplanuhan. And ilang years din po pala pinagplanuhan ko. Oo, pre-pandemic pa siya. So, parang sobrang sabi ko po sa sarili ko na gaganan. How about kay Young Enrique naman sa pag-aano? Actually, yung role ko po kasi doon is, di ba po iba, parang fantasy po. Oo, fantasy siya yung pag-aano. And yung mga scenes po doon is, parang deserto. Deserto. Like, totoong deserto po talaga yung namin. Like, sobrang, it's either sobrang init po, sobrang init po sa umaga or sobrang lamig sa gabi. Kaya, parang natutunan ko po doon na, magkaroon ng maraming patience. Yun, kasi mahirap po eh. Actually, mahirap po talaga. And hindi rin po ang mga tulog na maayos kasi nasa ibang lugar po. Hindi po ako talaga makatulog na maayos kapag nasa ibang lugar po. Pero tinatry ko naman. And ngayon na nasa DMA Sparkle Teens ka na, sino pang nilulook up mo na makatrabaho in the future? Sa Sparkle Teens. Sa Sparkle Teens, saka sa mga ano natin, mga veteran stars na. Nasa Sparkle Teens po, syempre lahat po sila. Pero papapiliin ko po si Princess. Si Princess? Why si Princess? Kasi para po kakaiba po yung parang dating niya po sa akin. So, syempre galing niya rin po umarte at umarte. So parang napahanga niya po sa akin. How about sa mga veterans naman? Sa veterans, okay. Si... I don't know kung veteran na po si Ate Barbie. Isa na rin sa mga batikan. Kasi po, sobrang bilib po ako sa kanya sa pag-acting niya. Super natural and super unique. Ang galing, di ba? Like, lalo Bella na po sa Maria Clara at Ibarra. And syempre sa ibang past projects niya po, sobrang galing na po. And deserve niya po lahat ng mga nakukuha niyang recognition. And syempre si Kuya Alden Richards. Si Alden. Yes. Pwede ka rin siyang Alden, wow. Di ba? Ngayon, si Kuya Alden kasi po, isa po siya sa mga nililook up ko, isa sa mga idols ko. Kasi sobrang hardworking niya po and kahit wala na po yung mom niya, nag-sikap po talaga siya and nagpagawa po siya ng bahay. Diba? Napaka-inspiring. For her mom din siya. Gusto ko po yung magawa or nangyari po yun sa akin. Have you worked na ba or nakita na kayo dito sa GMA with Alden? Actually, hindi po kami nagkaka-work pero nakita na po kami ni Kuya Alden with Sparkle Teens. Yung first po namin noong January, nakita po kami with Mr. M. Para po makalapit with Mr. M. And doon po sila Kuya Alden. And last lang siguro, ano pa yung mga dream projects? Kasi puro fantasy ka nag-start yes. Eh. Siguro ako po, ang dream show ko po ngayon is Pepito Manalo. Pepito, dahil? Yes. Kasi po, sa totoo lang,
Ang pipito manalotong ko kasi is parang comfort show ko siya sa lahat. Like every, kada matulog, before matulog, abo kumakain, abo naliligo, lahat comfort, ano mo talaga yes, siya. Kasi para pong pag pinapanood ko po yun, parang ang chill lang po and parang nandun ka po sa show na yun. Parang nandun ka po sa family nila. And siguro sa mga projects, siguro I'm looking forward po sa mga love teams. Love teams? Yes. Yung mga love teams ang ina-ay mo? Yung mga love teams po dito sa GMA. Sa GMA kahit sa ABS? Siguro nag-aagang na husayan po ako sa ano, sila Sophia and Sophia Allen. Kasi nakatrabaho ko na rin po sila sa In My Dreams. And ayun, and super galing po nila and super babait nila. So ayun, invite na lang natin sila sa mga upcoming shows mo and saan ka namin makita. Okay. Hello guys, ako si Zion De La Cruz. I-follow niyo po ako sa lahat ng mga social media accounts ko. Zion De La Cruz. And ano pa ba? Abangan niyo po ang In My Dreams. Hindi ko pa po alam kung kailan, pero abangan niyo na lang. Kasama ko po din si Alan Ansay and Sophia. Sophia Pabla. Thank you po. Thank you and congratulations. Thank you. Bye.